Gandang araw sa ating lahat. Mahirap bang maging elektrisyan? Hindi mahirap maging elektrisyan. Kailan nagiging mahirap? Kapag ka hindi ka interesado. Kapag ka hindi mo hilig ang trabaho elektrikal. Pero, kapag ipaginabang ba ang pagiging elektrisyan? Kapag ipaginabang. Unang-una, pag may problema yung bahay mo sa elektrikal, di ka natatawag ng elektrisyan. Pero pag natuto ka sa elektrikal, ay makakamanage ka ng malaki. Kaya, paano ka matututo sa pagiging elektrisyan? Maraming paraan. Isa na dito yung pananood sa mga tutorial dito sa YouTube. Kaya subaybayan po natin yung aking channel. Dahil ipaliliwanag ng buong detalye lahat ng ituturo sa channel na ito. Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol naman sa trigang na switch na kumokontrol ng tatlong ilaw. So, pag sinabing trigang, tatlong switch na magkakasama yon sa isang utility box. Narito ang instalasyon natin sa ating trigang na switch. Ito pag sinabing trigang, ito yon. Tatlong switch yan. Tatlong switch na magkakasama na nakalagay sa isang utility box. Itong trigang na ito ay kumokontrol ng tatlong ilaw dahil tatlong switch ito. Kapag ka naglilinya tayo ng trigang switch, syempre yung mga kuryente, lalo kung pare-parehas ang kulay, lalagyan natin ng marka. Halimbawa, lagyan natin ng tape. Halimbawa, itong number 1, mayroon nakalagay na isang tape. Yung number 2, may nakalagay na dalawang tape. Yung number 3, may nakalagay na tatlong tape. Pansinin natin itong bukilya. Mayroon siyang dalawang linya. Yung isa kulay berde. Yung isa kulay itim. Saan ba nagpunta yung kulay berde at kulay itim? Dito sa junction box. Ayan, pansinin natin. Ayun yung kulay itim. Yung kulay berde. Yung kulay itim bumaba sa switch. Nandito siya, kulay itim. Dito siya bumaba. Yung number 2 na bukilya, ganun din. Yung kulay itim bumaba din sa switch. Dito rin bumaba sa ating trigang switch. Ito pa yung isang bukilya. Yung kulay itim at saka kulay berde nagpunta rito sa junction. Pero yung kulay itim bumaba rin sa ating trigang switch. Eh yung kulay berde ng mga bukilya, dahil mayroon silang kulay berde, yung kulay berde ay nagkasama-sama. Ayun, dito. Sama-sama sila at nakakonekta sila dito sa linyang ito na kulay berde. I-assume natin na yung kulay berde at kulay asul na ito, ito yung ating line 1 at line 2. Ito yung ating power supply. Bumaba siya rito sa ating junction box. Kaya itong kulay berde ng mga bukilya ay nakakonekta sa isang linya. Sabihin natin yung kulay berde, yun ang ating line 1. Nakakonekta lahat, sama-sama sila. Tapos yung kulay asul na linya, bumaba rin. Pero dumiretso siya dito sa ating trigang. Ayan, sinuplayan yung ating trigang switch. Pansinin ninyo itong trigang switch natin, mayroon siyang jumper. Ito kasi yung power natin. Nag-jumper tayo para mabigyan ng power tong gitna. Tapos, nag-jumper ulit para magkaroon din ng power itong isa pang switch. Tapos, yung mga ilaw, nakakonekta sila dito. Ayan sila nakakonekta, isa-isa. Kaya, pagka sinuplayan mo na ng power yon, nagka-power nito, ayan, magkaka-power yung switch mo at susuplayan ng power yung ating mga bukilya. Sana maliwanag yan, no? Sana maliwanag na naituro sa inyo, na i-share sa inyo ang kompletong connection ng ating trigang switch. Basta lagi nating tatandaan, iisang power lamang, iisang power, ito, iisang linya na may power ang dumidiretso sa switch. Kahit na 1 gang lang yan, 2 gang, 3 gang, basta isang power lang ang tumatakbo sa mga switch. Pagkatapos, yung isang power
ay dumidiretso na. Dumidiretso na yung isang power sa mga bukilya. Ayan, kulay berde, kulay berde, kulay berde, dumiretso na. Basta yung isang power, yung isang linya, dumidiretso sa switch. Hanggang dyan muna yung ating tutorial. Sana naliwanagan kayo, natutuhan nyo ang connection tungkol sa trigang switch. Siyahan naman kayo. Sana huwag nyong kalimutang pindutin ang ating subscribe button. Pati na yung bell para laging manonotify kayo kapag ka mayroon akong mga bagong video. Maraming salamat sa inyong pananood. Manatili tayo mag-ingat. Sana walang mahawa sa sakit ngayon na kumakalat yung COVID-19. Salamat po ng marami.